Welcome back to my YouTube channel, mga arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung paano ba ang tamang pagpaparami ng ating alagang rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Laymark TV at kay Kalbong Gaminor Minor. So simulan na natin, mga arbitero. So ayan, nandito tayo sa ating farm, mga arbitero. So paano nga ba ang tamang pagpaparami ng ating mga alagang rabbit? At paano magiging successful tayo sa pagpa-farming ng rabbit? So mga arbitero, may mga ilang bagay tayo na dapat malaman bago natin i-breed ang ating mga alagang rabbit. Katulad ng age or edad nila, breed, at yung bigat nila, mga arbitero. Proportional itong tatlo na to or magkakasama itong mga ito bago tayo mag-breed ng ating mga alagang rabbit. Lagi natin siguraduhin bago tayo mag-breed ng ating mga alagang rabbit, ito ay 6 months old or 6 months pataas, mga arbitero. Bakit? Mga arbitero, pag mas bata pa po yung rabbit natin, kadalasan ay nangyari, nagkakaroon po ng abortion or hindi inilalagaan ng rabbit yung kanyang anak or kinakain niya ito. Mga arbitero, pag masyado pang bata ang ating mga alagang rabbit, may posibilidad na hindi niya alagaan or padidiin yung kanyang mga kids. So ito yung pinaka-common na nangyayari tuwing nagpaparami tayo ng rabbit at yung rabbit natin ay ayaw mag-breed. So isa rin sa dahilan kung bakit tayo mag-breed ng isang rabbit ay ito ay masyadong bata. May nakikita ako, mga arbitero, na 4 months pa lang ay binibreed na nila yung kanilang rabbit. So kadalasan kasi pag ang rabbit ay 4 months old pa lang, hindi pa po mature yung kanilang reproductive system. Kapag pina-breed natin ng ganun kaaga yung ating maalaga rabbit, pwedeng biglang mag-mature yung kanilang reproductive system, at pag ganun ay hindi po maganda yon. Bakit? Kadalasan pag ganun na nangyari, konti po mga anak yung ating mga alagang rabbit. Opo, narinig nyo. Isa sa mga dahilan kung bakit po konti lang ang anak ng rabbit natin, isa sa dahilan ay masyado natin itong maagang pinabreed. So, sa susunod-sunod na generation, kadalasan konti lang po talaga yung anak ng rabbit. Pero nasa genetics rin po yan, pero dahil doon, mataas yung possibility na ganun yung mangyari sa ating mga alagang rabbit. Pangalawa, sabi ko nga, magkakasama ito. Yung age or yung edad ng ating mga alagang rabbit. Mga arbitero, ang rabbit natin ay dapat yung bigat nila ay 2 kilos pataas. Lalo na kung ito ay mga meat type na ng rabbit. Mga arbitero, bago natin ipakasta or ipamate ang ating mga alagang rabbit sa back natin, ay lagi natin tandaan na ang ating mga alagang rabbit dapat ay 2 kilos pataas. Tandaan, 2 kilos pataas, mga arbitero. Bakit natin ito ginagawa? Kaya kadalasan, isang buwan bago ko ipabreed yung aking rabbit, pag magsi 6 months na, ay dinodoble ko yung feed na ibinibigay sa kanila. Bakit? Para kung hindi nila maabot yung target weight ng ating pagbibreed, ay may abot natin ito. Mga arbitero, kadalasan nga 7 months or 8 months pa ako bago ako nagpapabreed ng rabbit dahil hindi pa ito maabot ng 2 kilograms. Gusto ko, nakakasigurado ko na maganda at nakakondisyon ang ating mga alaga rabbit bago natin ito ipabreed. So mga arbitero, laging tandaan, 2 kilos and up. Ang susunod natin ay yung health status ng ating mga alagang rabbit. Ito naman, parang hindi naman, common sense na ito, mga arbitero. Hindi natin ipapakasta yung ating mga doe sa back kung yung ating rabbit ay may sakit. Bakit? Baka lang po ito mas makapagpalala ng sakit ng ating alaga rabbit, or worse, pwede pong mamatay yung doe natin. Dahil pwedeng magkaroon ng pagkamatay ng kids or ng fetus sa loob ng tiyan niya dahil sa sakit. And syempre, kapag may sakit yung ating mga alaga rabbit, may binubuhay pa po kasi siya sa loob ng kanyang katawan. Kaya hanggat maaari, mga arbitero,
huwag natin ipapabreed yung ating mga alaga rabbit tuwing ito ay may sakit. So yan, tandaan. Lagi natin yung kwan. Tandaan na dapat yung health status, yung weight, yung age. Lagi natin tinitingnan yan, mga rabbitero, bago tayo magbreed ng ating alagang rabbit. Susunod, ang dough po ang inilalagay po sa kulungan ng back. Huwag nyo pong gagawin ang back ang ililipat sa kulungan ng dough. Mag-aaway lang po yan, mga rabbitero, at hindi po kakastahan ng dough, ay ng back po yung dough. Kadalasan, ganun po yung mangyayari. Ang worst pa nga po, pwede pong itong dough, ika-straight yung back. Ibig sabihin nun, pasintabi lang po kung may kumakain or kwan, yung scrotum or yung bayag po ng ating alagang rabbit ay pwede pong kainin ng dough. Siyempre, pag nangyari po yun, hindi na po siya magiging reproductive type na po ng back. Or ibig sabihin, useless na po yan sa ating rabbitan. Anong gagawin natin sa kanya pag nangyari yun? Di kakatayin. So, mga rabbitero, tandaan natin tong back natin. Dapat nandyan lang siya sa kulungan. At yung dough ang ililipat po natin sa back. Huwag po natin gagawin na ang back ang ililipat sa dough. Hindi, sabi ko nga, mag-aaway lang po yung dalawang yan. Tapos, ang pag-alaga ng rabbit, kapag dating po ng ating mga alagang rabbit na nakastan po sila, pagdating ng 15 days, kakapayin po natin yung chan ng ating mga alaga rabbit. Kasi kadalasan nagkaroon po tayong pseudo pregnancy na tinatawag, or false pregnancy, or nagpapakita po siya ng sign na buntis siya pero hindi po. Madalas po nangyayari yan sa mga ating alaga rabbit. Katulad yung nagbubunot ng balahibo pero wala palang anak. Madalas nangyayari yan, mga rabbitero, hindi po yan rare event or nangyayari. Common po yan sa mga nag-aalaga ng rabbit. Lalo na po yung mga matatagal na nag-aalaga ng rabbit. So ayan, mga rabbitero, after 15 days, magdedetect po tayo kung ang rabbit natin daw ay buntis. Kakapain lang po natin sa tiyan yan. At may mararamdaman po tayo ng mga bilog na para pong mga grapes na maliliit po sa tiyan niya. At pwede na pong itong considered as positive po. So inaano to, natututunan to, mga rabbitero, through practice and experience. So sabi ko nga, walang tao na perfecto. So nagsisimula po tayo sa pagiging beginner. Ayun, mga rabbitero, beginner ako, hindi ko naman sinasabi expert na ako sa rabbit sapagkat 2 years pa lang po ako nag-aalaga ng rabbit. Pero sinishare ko po sa inyo yung mga nalalaman ko, yung mga nababasa ko, o yung mga articles. Siyempre may mga libro po akong binabasa kung paano po ang tamang management at pag-aalaga po ng rabbit. So ayun, mga rabbitero, ang ibig sabihin, at laging tandaan, induced ovulator po yung ating mga alagang rabbit. Ibig sabihin, once na nakastahan po ang back ng dough, kinasta na po niya, pwede na po itong mabuntis at ready to mate po parati ang ating dough. Pero may mga tinatawag tayong susceptibility, or kung gusto na ba talaga ng dough na magpakasta. So isa sa mga sign nun yung namumula yung kanyang vulva or yung kanyang ari. Ganun, mga rabbitero. Isa sa mga sign yun na gusto na ng rabbit natin na magpakasta. So ayun, mga rabbitero, after 28 days, maglalagay po tayo ng ito. Medyo madumi kasi hindi pa nagagamit ulit. Itong nest box. Lalagay po natin sa parte na pinakamadilim or yung pinakamalamig na pwesto na hindi malapit sa pintuan ng rabbit. Kasi ayaw po na di-disturb ng rabbit tuwing buntis po sila or malapit na silang manganak. So ayan, mga rabbitero, dapat nandun po sa may bandang dulo po yung ating nest box para hindi po sila na-stress tuwing may taon dumarating. So pagdating po noon ng 28 days, medyo babaan na po natin yung feeds na ibibigay, tapos maglalagay na po tayo ng mga hay sa loob ng kulungan para gamitin niya po para sa kanyang nest box. And after 28 to 33 days, or kung hindi pa nanganak ng 33 or 35 days, ay considered as hindi po siya buntis or nagkamali po tayo ng pagdedetect na buntis po yung ating mga alagang rabbit. Minsan, nabot na natatawag na overdue na nag-inject po sila ng oxytocin,
or type ng hormone para po mag-contract yung muscle at mag parang pipilitin natin manganak yung ating mga alagang rabbit. So, may mga withdrawal effect yun, hindi po rin masyadong recommended. Pero kung na-detect natin talagang buntis ito at hindi pa nanganak, pwede po natin. Last resort na po natin gagawin yun, mga rabbitero. So, after 15 days na yung kits, ay 21 days, lalagyan na po natin sila ng tubig na sarili po, hindi po sa nipple drinker. Para nakakainom na po yung mga kits nila. And pag nakainom na po yung mga kits nila, after po ng 6 weeks po, ay pwede na natin hiwalay. Katulad po nito, mga 8 weeks na po ito, mga rabbitero, or 2 months na po ito mga rabbit natin dyan, kaya hiniwalay na natin. So, mga rabbitero, ang tamang pagpaparami or tips sa pag-aalaga ng rabbit. So, kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below, mga rabbitero, at sasagutin natin. And also, pakilike na rin and share sa mga friends. And don't forget to subscribe to our channel. Bakit? Kasi once numabot tayo ng 5,000 subscriber, either magbibigay po tayo ng free rabbit or ng free t-shirt. Kaya mga rabbitero, tandaan, nakasubscribe na sa ating channel. And salamat sa pakikinig mga rabbitero. At mabuhay po lahat na nagtataguyod ng industriya ng pagrarabitan sa Pilipinas.